What's up mga paps? Welcome back again to my channel, J-Moto Vlog. At nandito na naman ako ngayon para magturo na naman sa inyo ng panibago na namang kaalaman. What? So yung gagawin natin ngayon, so mag-install ako ng hydraulic switch. Ito. Ito yung switch na para sa brake light natin. So ang gagamitin ko ay hydraulic switch. Meanwhile, so yun, nilagyan ko lang ng female socket itong stock natin kasi magkaiba yung dulo niya eh. So ito yung disok-sok. So ito na siya mga paps. Ah, kakabit ko na dito. Pero bago ko ikabit, tanggalin muna natin to syempre. So kung mapapansin nyo no, dati na ako ganito. Naka-hydraulic switch. Kaya lang tinyo natanggal siya. Kasi natanggal talaga yan. Natatamaan kapag may angkas. Kaya bumili ako ng ganito yung naka-bend. No? So, tanggalin ko muna to. 14. Tapos tutuloy yung tubig. Lagyan nyo nang basahan yung possible na patakan ng brake fluid. Kasi yung brake fluid mga paps, nakatanggal niya ng pintura. Ayan. Natanggal ko na siya. So, palit natin yung bago. Ganun lang naman. Tanggal palit lang. Kabit ko na. Post muna natin yung video mga paps kasi meron lang akong hindi nasabi doon sa video. So meron nga pala tayong dalawang klase ng brake light switch na ginagamit sa ating motor. So yung una, wala akong sample, siyempre papakita ko na lang sa picture. Yun yung tinatawag na spring type brake light switch. Kaya siya tinawag na spring type kasi ang nagpapagana sa kanya ay yung spring. So yun yung tsura niya, yung pinakang switch niya. And then meron siyang pin. Ayan sa may baba. And then yan yung hinihila ng spring. Kapag kinapakan mo yung brake pedal, hihilahin niya ng spring. At doon nagagana yung ating brake light switch. So madalas makita to sa mga stock na motor. Yung mga nakastock pa lang yung pedal nila. So hindi pa nagpapalit ng kahit anong shifter or half shifter, full shifter, reset. No? So itong gamit ko kasi, hydraulic switch. Dahil ako ay naka-disc brake. So hindi ko lang nagawa ng paraan yung spring type na brake light switch, kaya nagpalit ako ng hydraulic para mas madali na lang siyang ikabit at hindi mo nahanapan siya ng paglalagyan doon sa reset mo or doon sa shifter mo. So plug and play na rin. Kaya yun yung napili kong switch. Back to the video. So ipihit nyo muna siya bago nyo ilagay itong wire, kasi pag nilagay nyo na yung wire tapos pilihit nyo, pupulupot yung wire nyo. Possible baka masira din.
Sabihin nyo lang sa ikot yung wire. Nga pala, kaya hindi ako gumamit ng hindi ko siya inigpitan ng todo kasi ibiblid muna natin siya ng isang beses. So, o kaya kung pag wala na yung hangin yun, pwede natin igpitan ng todo. So, bleed natin. Gawin lang natin ay abang mo yung tools and then apakan mo lang ito ng kamay mo. Diin mo lang. Diin mo. Sabay luwagan mo to. Sisingaw yan. Yan, sumirit yung hangin. Yan, sisikipan mo ulit. Saka mo ngayon ulit. Bumbahin. May hangin pa. Ganun lang. Tumutulo. So, pag nagpitan mo, sara mo ulit. Tapos saka mo ulit bumbahin. Tapos, luwag. Hanggang sa mula yung hangin. May hangin pa. Nagpit. And then, singaw. Tingnan natin baka may naipit. Tagas. Baka yung ating na pala to. Yung goma ay kita nyo naman wala na siyang kwenta. No? Kaya kailangan nating palitan. So ito yung nakuha ko mga paps. Yung tanso. So tingnan natin kung pwede siya. Hindi na siya tatagas. Pero ito yung lalagyan natin sa may taas. Kanina hindi ko maninigpitan. Tuwid pa ba tayo? Meron pa. So, ganun ulit. Bleed natin. Tagas din. Last try. Sana hindi na siya tumagas. Balik na lang sa dati. Sa ibabaw itong may goma. Yan, wala nang tagas. Yan,
Ganda na. Okay. Bleed na lang natin siya. Last bleed. Di ba dito to ano, Jimmy, no? Oo. So okay na mga paps, lagay na natin pang wire. Testing. Papahino ka ba? Wala na. Paps. Tapos na natin. So hanggang dito na lang nagtatapos ko mga paps, nalobat yung camera. Pero buti natapos ko yung pagre-record yung sa ginawa ko. Kaya dito na lang ako mag-outro. So maraming salamat sa mga nanood at kung nagustuhan nyo yung video, like nyo. And then pa-subscribe na rin sa mga hindi pa nakasubscribe. And then click yung notification bell para updated kayo lagi sa mga videos na ina-upload ko. At huwag kakalimutan mag-comment kung may tanong at share nyo sa mga tropa nyo na gusto matuto mag- install or magkabit ng hydraulic switch, hydraulic brake light switch sa kanilang motor. So yun lang. God bless. Ride safe.